Sabi nga nila, life is a choice. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kaya naman, ito yung mga tips na maaaring makatulong sa'yo kung bakit huwag ka nalang mag-enroll sa International Marketing Group or IMG. Ano-ano ang mga ito? Bakit hindi mag-i-enroll sa IMG? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Now na! Unang-una, kung ayaw mo ng unlimited na learnings. Yes, dahil ang IMG po ay parang school of education, financial education. Ngayon, kung ayaw mo naman na matuto, dahil pwede ka namang matuto talaga sa labas, maraming mga nag-o-offer talaga ng mga seminars, mga workshops about financial education, at willing kang magbayad, di ba, every time na a-attend ka, then huwag kang mag-enroll sa IMG. Dahil kapag nag-enroll ka kasi sa IMG, one-time fee, di ba, meron kang unlimited na access sa mga workshops. So kapag ayaw mo ng ganon, then huwag kang mag-enroll. Pangalawa, huwag kang mag-enroll din sa IMG kung ayaw mo na meron kang benefit na katulad na lamang ng pagkakaroon ng automatic na mutual fund account. Yes, kasi kapag ka medyo, ay, may automatic pala na mutual fund account dyan, ayoko, gusto ko yung wala ka agad, di ba? Magpunta ka sa mga mutual fund companies and then maghanap ka talaga ng investment solicitor, kumbaga magkausap ka talaga ng broker, then pwede ka naman talagang dumiretso doon sa kanila, di ba? And at the same time, sa mutual fund investment mo, di ba, dahil pumunta ka nga doon sa mga investment solicitor or dumiretso ka sa mga mutual fund companies, syempre, ibig sabihin, gusto mo na mabawasan ka every time na magdadagdag ka ng sales load or entry fee, di ba? Dahil ayaw mo yung zero load fee ng IMG, kumbaga ayaw mo yung may discount. Gusto mo kasi na yung pera mo, halimbawa, 1,000 pesos, mababawasan ng 3% na sales load, di ba? Or 5,000 pesos mo, mababawasan ng sales load. So, syempre, huwag kang mag-enroll sa IMG. Kasi kapag ka mag-enroll ka sa IMG, zero load fee kasi yun eh. Ibig sabihin, yung every top-up na gagawin mo, walang bawas, buong-buo na maka-invest. Kung ayaw mo lang ganun, then huwag kang mag-enroll. Pangatlo, kung ayaw mo na merong matatanggap ang family mo na 100,000, kung halimbawa mang maaksidente ka, then huwag kang mag-enroll sa IMG. Yes, kasi meron kasing tinatawag na personal accident insurance of 100,000 ang isang IMG member. Kaya kung halimbawa, kinuha siya ng Lord dahil na-disgrasya siya, IMG member pa lang yan ha, kung ayaw mo nang ganun na may makuha ang family mo, o edi, huwag kang mag-enroll, di ba? Kasi sayang naman yung 100,000 na yun sa family. Hindi kasi malaking bagay yun for them, di ba? So huwag kang mag-enroll. Tapos, huwag ka ding mag-enroll kung halimbawa, ayaw mo yung meron kang access doon sa online platform for you to invest sa direct stock, katulad ng MyTrade, di ba? And ayaw mo din na meron kang discount sa mga real estate investment, katulad ng SNDC, Ayala Land, DMCI. Kung halimbawang ayaw mo makatanggap ka ng rebate or commission sa sarili mong investment sa real estate, then wag kang mag-enroll sa IMG. Kasi malaking bagay yung discount eh, di ba? Kung ayaw mo naman na magkaroon ka ng discount at makatanggap ka ng sariling commission, then don't enroll. Why bother to enroll if ayaw mo namang matanggap yon? At huwag ka ding mag-enroll sa IMG kung halimbawang ayaw mo yung mga free na basic consultation sa lahat ng Kaiser Medical Center, di ba? Halimbawa, malapit ka sa SM North EDSA, merong Kaiser Medical Center dyan. Kung ayaw mo naman na pumasok ka doon sa Kaiser Medical Center at magkaroon ng basic consultation, huwag kang mag-enroll sa IMG. Kasi nasa IMG portal mo, yung IMG benefit card to present kung halimbawa gusto mo yung basic consultation. Pero kung ayaw mo yun, then huwag kang mag-enroll para wala kang access sa iyong portal, para wala ka noong tinatawag na health card na ipipresent sa Kaiser Medical Center. Tapos kung ikaw ay isang OFW, huwag kang mag-enroll sa IMG kung halimbawang ayaw mo nung tinatawag na worldwide protection. Halimbawa, sa mundo natin ngayon, talaga hindi natin alam kung saan talaga yung safe na lugar, di ba? Hindi natin alam kung, dito, safe to, walang terorista, di ba? Kung walang mga ganon at
Kung halimbawa, alam mo talaga yung mangyayari sa buhay mo, alam mo kung kailan ka mawawala sa mundong ito, kung kailan ka hindi magkasakit, kung kailan ka talaga, di ba? Kung alam mo lahat, kumbaga alam mo kung anong mangyayari specifically sa buhay mo, then huwag kang magkaroon ng worldwide protection. Ibig sabihin, huwag kang mag-enroll sa IMG. Kasi pagka nag-enroll ka kasi sa IMG at OFW ka, talagang mahal na mahal kasi ng IMG yung OFW eh. Bakit? Kasi meron silang 500,000, kapag halimbawa may nangyaring masama sa kanila, sa abroad, di ba, unprovoked murder, di ba, mabiktima ng mga attack ng mga terorista, so mayroong 600,000 matatanggap ang family, and at the same time, kung halimbawa, kinuha ni Lord na sa abroad, ang family, hindi na mag-iisip kung paano mapauwi yung katawan sa Pilipinas, kasi meron ding tinatawag na additional feature, yung repatriation service, na kung saan, in partnership with Everest Memorial Services, kumbaga sila na yung mag-aayos nun, di ba, para mapauwi yung bangkay sa Pilipinas. Pero kung ayaw mo, di ba, OFW ka, kung gusto mo na ma-hassle ang family mo, kung gusto mong gumastos sila ng malaki, mag-isip paano yung mapauwi, di ba, at ayaw mo yung mga meron kang coverage abroad habang nagtatrabaho ka, then don't enroll in IMG. Tapos, huwag ganing mag-enroll sa IMG kung halimbawa naman, ayaw mong maging negosyante sa financial industry. Diba? Kasi pag nag-enroll ka kasi sa IMG, meron kasing benefit na maaari mong i-access for you to become an entrepreneur sa financial industry na kung saan, negosyo yan eh. Ibig sabihin, walang limit yung maaari mong kitain. Of course, no, dadaan ka talaga sa training, you have to understand how to do that. Pero kung ayaw mo, talagang gustong-gusto mo talaga na maging empleyado lang, gustong-gusto mo na talagang habang buhay, kumayod ng pera, wala kang iipunin, kasi syempre, ayaw mo naman magkaroon ng Kaiser Saving Program, ayaw mo magkaroon ng mutual fund na investment, ayaw mo magkaroon ng real estate investment, ayaw mo magkaroon ng stock market, di ba? Yung most 18 PDF, yun yung ma-access mo ng mga investment program sa IMG. Kung ayaw mo yon, di ba, nasa isang lugar lang, ikaw yung mag-iisip, kasi DIY kasi ang tinuturo dito sa IMG, eh. Do it yourself. That's why you have to make sure na meron kang alam para yung kaalaman mo, gagawin mo. Ngayon, kung ayaw mo yon, wala kang alam, wala kang i-execute, wala kang pangarap, ayaw mo magkaroon ng negosyo, ayaw mo magkaroon ng income, ayaw mo magkaroon ng cash flow, eh, huwag kang mag-enroll, di ba? Again, life is a choice. Tapos, huwag ganing mag-enroll sa IMG kung ayaw mo magkaroon ng access doon sa mga cheap or affordable na mga term insurance katulad ng Most 18 or ng Most GRP. Kaya nga, dito sa IMG kasi, binibigyan ka ng access sa lahat ng mga financial services company na maaaring makasolve doon sa financial need mo. Kung halimbawa naman, ayaw mong masolve yung financial problem mo, ayaw mong magkaroon ng solusyon ang financial need mo, then hindi mo kailangan ng IMG. Diba? Kasi kung ang gusto mo, iba't-iba yung taong kakausapin mo. Meron kang ahente for your real estate. Meron kang ahente for your insurance. Meron kang ahente for your healthcare. Meron kang ahente para sa iyong stock market. Meron kang ahente sa iyong memorial plan. Meron kang ahente kung ano-ano pa. Diba? Ibig sabihin, marami kang ahente na kailangan kausapin. At the same time, syempre, iba't-ibang fee yun. Alangan namang libre, di ba? Sa panahon ngayon, wala na pong libre, di ba? So, ibig sabihin, kung gusto mo na parang, ay, sino nga ba yung ahente ko dito sa car insurance ko? Ay, sino nga ba yung ahente ko dito sa aking life insurance? Ay, sino nga ba? Di ba? Maglalaps na lang yung mga bagay-bagay. Tapos yung investment mo, hindi mo naman hindi mo na mo-monitor. Kasi syempre, di ba? Wala sa isang platform. Then, huwag ka talagang mag-enroll sa IMG. And, huwag ka ding mag-enroll sa IMG kung ayaw mong magkaroon noong tinatawag na access para magkaroon ka ng auto-program. Yes! Kasi dito sa IMG, meron na yan sa portal eh. Diba? Kung nais mong kumuha ng kotse, diba? I-click mo lang yan sa loob ng iyong IMG portal. Magkakaroon ka ng malaking discount in your car purchase. Ngayon, kung ayaw mo nung may discount ka, diba? Eh, bakit kapag mag-i-enroll sa IMG? Sayang naman yung membership fee mo. Huwag ganing mag-enroll sa IMG kung ayaw mo na merong cash na papasok sa NeuroCash mo. Yes, kasi bakit? Yung pera na pumapasok sa NeuroCash, yan kasi yung ginagawa yung IMG business. Eh kung ayaw mo naman yung IMG business, so syempre ayaw mo magkaroon ng cash sa NeuroCash, ayaw mo magkaroon ng cash flow padagdag sa investment mo. So kung ayaw mo, di ba, then don't enroll. Again,
you have a choice. Kaya kung halimbawa, oo nga no, gusto ko yung hassle, gusto ko yung complicated na paraan, gusto ko yung marami akong fees, gusto ko yung maraming kakausaping tao about sa financial need ko, o di, go ahead, good luck in your journey, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng decision sa buhay. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. Ma-aware sila, ay oo nga no, dyan pala sa IMG, maaari kang magkaroon ng unlimited na financial education. Dyan pala sa IMG, magkaroon ka ng execution platform for all your financial needs. Dyan pala sa IMG, may entrepreneurship program para magkaroon pa ng extra income na maaari ipandagdag sa investment. Dyan pala sa IMG, magkaroon ka pa ng mga enhanced na benefits. And at the same time, mayroong environment or community of people who loves to save and invest. Now, kung ito naman, ayaw mo sa lahat, syempre, di ba, don't bother to enroll. Pero kung nais mo, apa, welcome ka naman. Ang mahalaga lang, kapag ka nag-enroll ka sa IMG, you have to make sure na i-maximize yung mga benefits. Kasi kung ayaw mo i-maximize, you want to minimize, then don't enroll. Sa mundong ito, people come and go. Ganon din sa IMG. Pwede ka mag-enroll, pwede namang hindi. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan. Umattend ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 PM, Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Ang mahalaga, kung ano yung pinili mo, panindigan mo. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.